Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po yung mga magulang ng pari na narito. Ano po? Ang magulang ni Father Ronnie Santos. Yan. Ang magulang po ni Father Mosky. Yeah. Ang mga naging estudyante ko po sa seminaryo. Ano po? Sa awa ng Diyos. I dream one day. What are your dreams? I dream one day. Ano po? As I was listening to the song, I remember the Jews, ang mga Hudyo, during Sabbath, would always raise their cup and say, next year in Jerusalem. Next year in Jerusalem. They always believe that their dreams will be fulfilled. When? Next year. Ano po? This is my second year here, and one of my dreams, hindi lang po yung tayo ay nag-aambag, naguhulog do sa donation para sa ating mga apostolate. One of my dreams, sana may magpari, ano, Father Ronnie, ano? Sana mayroong magpari, ha? Kausapin nyo lang po si Father Ronnie sa Our Lady of Perpetual Help. Ano po? Kausapin nyo lang. Let us begin our reflections in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Our Lady of Perpetual Help, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The topic that's what's given to me is the gift of the Holy Spirit, its value to an individual personal growth and environment. Ang kahalagahan sa pag-unlad ng sarili at ng sambayanan. Ano po? The gifts of the Holy Spirit. If you search the scripture, of course we all know what are the gifts of the Holy Spirit. They are wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Again, the seven gifts of the Holy Spirit is wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. But if you look at the scripture, you cannot find just a particular verse that speaks of the gifts. You can look at the books or from the letter of Paul to the Romans, Romans 12, 6 to 8. It says, prophecy, serving, teaching, exhortation, giving, leadership, and mercy was said about the gifts. From the letter of Paul to the Corinthians, the gifts were words of wisdom, words of knowledge, faith, gifts of healing, miracles, prophecy, distinguishing between the spirits, tongues, interpretation of tongues. And even from the letter of Saint Peter, it says, whoever speaks, whoever renders service. Ano pong ibig sabihin ko? You cannot find just in one particular verse in the Bible that speaks of the gifts of the Holy Spirit. What you can find, perhaps you know this, what you can find is the fruit of the Spirit. Three fruits that
a practical person experience that is love, joy, peace. And the next six fruits that you do to other people, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. In one particular verse from the letter of Paul to the Galatians, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Why I am sharing this to you? Because I want you to understand that the gift of the Holy Spirit is given to a particular community for their particular needs. Inuulit ko, ang regalo, gifts, is given to a particular community, not to everyone, according to their needs. Yung fruit, yung bunga, ay dahil isinabuhay mo kung ano ang biyayang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Pag binasa po ninyo yun, yung fruit, hindi po yun fruits. Fruit. Singular. Ibig sabihin, isang bulto na natatanggap mo kapag isinasabuhay mo ang biyaya ng Diyos. Kaya po natin tinatawag na gift kasi hindi natin mabibili. Gifts are something we cannot earn. It is freely given. Freely given. Alam po natin yung simony. Si Simon, gusto niyang bilhin mula kina Pedro yung mga biyaya ng Espiritu Santo. Kaya pag halimbawa, meron pong religious article na pinapabless tapos pinagbili, ang tawag doon ay simony. Simony. Pag pinabless nyo na yung religious article, hindi nyo na pwede ipagbili. Hello? Kaya yung mga namimili dyan, ay, blessed na po ito, Father. Ano po? You are buying from something in the very beginning is wrong. Hindi pwedeng ipagbili ang biyaya. Ano po? Kaya nga palagi sinasabi ng Diyos yun, you receive freely, you give freely. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, ang biyaya, the gift from the Holy Spirit is given to a particular community for their particular needs. Ano yung need? Ano yung pangangailangan? Hindi sa pangsariling pangangailangan, kundi para tayo ay lumago bilang isang tao at lumago bilang isang bayan. Mahalaga na tayo ay lumalago. Ano po sabi ni Bob Dylan, isang mang-aawit, isang manunulat, ano sabi po niya? If you are not busy, ano po, living, you are busy dying. If you are not busy living, you are busy dying. Nasabi ko po ito last year. Ano po? Pag hindi nyo na nasasabing, this is my first time, ibig sabihin hindi na kayo lumalago. This is my first time. Ibig sabihin, wala na kayong ginagawang bago. Nag-aantay na lang kayong mamatay. Ano pa? Mahirap yun. Ano po sabi ni Mark Twain? Two important moments. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa aking mga pagninilay ngayong Kwaresma. Two important moments. The moment you were born and the moment you realize why you were born. Kailan ka na ikaw ay pinanganak?
at naintindihan mo bakit ka pinanganak. Ano po ang pagninilay ko ng Huwebes Santo sa aming parokya, sa chapel ng Greenbelt? Ang alin? Yung nakita mo, meron akong paa. At naitanong mo, ano ang dahilan kung bakit ako binigyan ng paa? Kasi tayo, particular lang tayo sa sapatos. Marami sa atin mahilig lang bumili ng sapatos. Ang mga babae, mahilig lang bumili ng sapatos. Di po ba, anak? Ang dami-dami ng sapatos. Tapos late kayo sa misa. Ba't kayo late sa misa? Kasi hindi nyo mapili kung ano yung sapatos ninyo. Ano bang mahalaga, yung paa o yung sapatos? Di ba? Lumaki ako kung saan pinipilit na aming mga magulang na araw-araw kami nagsasapatos hanggang dumating ang araw na naranasan namin na ano, na mag-aral kami magkapatid na iisa ang aming sapatos. Iisa ang aming sapatos. Hiraman kami. Siya sa umaga, ako sa hapon. Kaya pagkamisan, pagkatapos ng college, at ngayon, pag naglalakad ako minsan at natitigil ako, halimbawa nung minsan, nagpunta kami sa SM, napadaan kami doon sa mga tindahan ng sapatos, napatigil ako. Sabi nung kasama ko, gusto mo bumili ng sapatos, Father? Sabi ko, hindi. Ay, ba't kayo tumigil? Sabi ko, naalala ko lang minsan, wala akong sapatos. Naalala ko lang minsan. You must understand your poverty. When God takes away something from you, it is not because God is depriving you, but helping you to focus on what is more important. What is more important? Palagi ko po itong sinasabi, bakit ba tayo nagbibigay? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang wala. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang wala. Mga minamahal na mga kapatid, kaya pagkamisan, mapalad yung mga walang wala. Kasi sila ang nakakaintindi. Mapalad yung mga nagugutom. Kasi sila yung marunong mag-appreciate kung ano ang meron sa kanilang hapagkainan. Mapalad yung minsan naging hubad. Dahil na-appreciate nila kung ano ang kanilang sinusuot. Yung mga batang lumalaki na palaging sagana ang buhay, sagana ang pagkain, na kung saan namimili ng kakainin sa agahan, nang alam lang nilang kakainin ay hotdog. Diba? Isipin mo, meron ng sinangag, may itlog, may danggit, may corned beef, magsabi kayo, wala lang hotdog. Sabi ng bata, wala tayong ulam. Ano tawag mo sa iba? Diba? Because we are so, what? Abundant that we fail to appreciate. This is a year of prayer. This is a year of prayer. And tayo dito sa Pilipinas, 5-5 ang simbahan. Kahit saan, ang dami simbahan. 5-5 ang misa. Ano ibig ko sabihin ng 5-5? Kahit saan meron. Na-appreciate mo lang yan pag nakapunta ka sa isang lugar na wala kang makitang simbahan. Kung may makita ka man simbahan, walang misa. Sa Europa, pag kayo nakapunta, ang gaganda ng simbahan. Ang gaganda talaga. Nung misan, nakapasok ako sa simbahan, humiga ako sa pew.
Humiga ako. Sabi ng mga kasama kong pilgrim, okay lang kayo, Father? Saan ka naman nakakita ng paring humiga sa pew? Humiga ako. Sabi ko, okay lang ako. Ba't kayo humiga? Tingnan mo yung siling ng simbahan nila. Siling lang. Simbahan na. Sa ganda. Ang problema, wala na nagsisimba. Aanuhin mo ang ganda ng simbahan kung walang nagsisimba. Di po ba, ano? Aanuhin mo. Bakit nakakalimutan natin kung anong mas mahalaga? Bakit ko sinasabi na sana mayroong magpari? Bakit? Kasi sayang ang simbahan na mayroong magsisimba pero walang pari. Anong kwento nila? Pagdating ng Pasko, pagdating ng bagong taon, nakaluhod lamang ang mga tao sa loob ng simbahan. Nakatanod, walang misa. Bakit walang misa? Walang pari. Bakit walang pari? Kasi mga magulang, madamot na sa anak, sorry for the words. Pag sinabihan mo, Nay, pwedeng magpari ang anak mo. Ano sagot ng nanay? Wag, Father, sayang. Ha? Sayang? Ang mas masagit, ang masakit na sagot ay ano? Bakit to sayang? Pogi. Bakit? Pangit ba si Father Roddy? Ang pogi ng kuraparo ko ninyo, di ba? Si Mosky, pogi, di ba? Oh. Ano niyo yung palakpak ninyo kung hindi niyo pagpapariin ang anak ninyo? Di ba? Ha? Madali lang maghandog ng pera. Pero baka ang inihingi ng Diyos ay ano? Ang anak mo. Bakit? Bakit? Nakikita mo ba ng iyong anak ay isang regalo hindi lamang para sa iyo, kundi para sa isang sambayanan? Hello? Inuulit ko. Kung pinagmadamot ng nanay, ng tatay ni Father Ronnie ang kanilang anak dahil pogi, wala kayong kuraparo ko ngayon. Di ba? Nagpapalakpakan lang tayo kasi mayroong nangyari. Pero nung habang ginagawa, naintindihan ba na yan ay isang regalo? Kaya nga yung mga dalaga dito, hindi ko kayo kita. Ako, wala akong makita eh. Ano po? Yan, kita ko kayo. Ha? Yung mga dalaga dito, kung ang boyfriend nyo ay gwapo, mabait, matalino, masipag, madasalin, sabihin mo, magpare ka. Regalo yan. Huwag mong ipagpamadamot ang hindi iyo. Huwag kang mag-alala, papalta ni Lord yan. Papalta ni Lord. I'm not kidding. My dear friends, my brothers and sisters, you have to understand from the letter of Paul to the Romans, we are one body with many parts. And every part of the body needs a gift. Not only one part. Not only one part. Kaya nga makita sana natin, ano ba ang papel ko sa simbahan? Ano ba ang aking kaugnayan sa aking kapwa? Tandaan po ninyo, pag ikaw ay binayayaan ng Diyos, hindi dahil para ikaw ay magpasasa. Binayayaan ka ng Diyos upang ikaw ay makibahagi. Inuulit ko, binayayaan ka ng Diyos, you were gifted not to indulge, hindi para magpasasa, kundi magbahagi, to share. To share. Ano sabi ng Ama? This is my beloved son. Wala akong ibang anak. Ito ang aking bugtong na anak.
Mabuti kung maraming anak ang ama, hindi isa lang. Pero ipinagkaloob niya sa atin. Pinagkaloob niya sa atin. Sana po naintindihan natin, tama, alam ko na. Alam ko na yung mga biyaya. Alam ko na yung mga sabi nga ay bunga ng mga biyayang ito. Pero ang akin pong paanyaya sa araw na ito, sa pagninilay na ito, nasaan ka? Nasaan ka? Anong biyaya ang meron ka? Ano po ang kalungkutan natin, mga minamahal na mga kapatid? Ang kadalasan ng kalungkutan natin ay hindi yung wala tayong biyaya, kundi dahil tingin tayo ng tingin sa ating katabi ng kanyang biyaya. Yung bang, bakit siya meron ako wala? Hindi mo tinatanong, anong meron ka na wala siya? Nung kami po ay nag-concelebrate sa 100 year anniversary ng apparition sa Fatima. So, ang daming pari, nabigyan po ako ng pagkakataon, nag-concelebrate kami. Ang lalaki ng mga kasabay naming pari. Tapos, paghalik namin sa altar, di syempre, ganun ang halik mo, di po ba, ano? Sabi nung isang foreigner, sabi, I like you, I like you. Gusto ko sabihin, bading yata, di ba? Diba? Sorry, ano pa. Yung pala, kaya pala niya sinasabing I like you. Sabi, why? What do you like? Sabi niya, because when you kiss the altar, you kiss it straight. Sa sobrang haba pala ng ilong nila, hindi sila makahalik ng pantay. Kaya pala halik nila pag... Diba? Tayo, ang hiling natin magpatangos ng ilaw. Nilikha talaga. Biyaya yan, biyaya. Yung malalaki ang butas ng ilong, biyaya yan. Hindi niyo ako naintindihan, biyaya yan. Pag malaki ang butas ng ilong, mas malaki ang pasok ng hangin. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, ang nakikita mo'y wala, hindi mo nakikita ang meron. Di po ba, ano? Lahat ng kaibigan ko kalbo, masaya. Bakit? Walang sinashampo. Di ba? Walang sinashampo. Kahit nakatungo, para nakatingala. Taas ang noo eh, hindi po ba, ano? Ano sabi ni Father Jerry Orbos, natawa ako. Bakit sabi niya, mabuti pang walang kilay kaysa palaging nakataas ang kilay. Di ba, ano? Bakit nga ba? Di ba? Yung mga babae, kilay is life, no? Nagble-bless ako ng bahay, pagkatokong ganyan, pagbukas ng babae, sumigaw, wah! Sabi ko, ano nangyari? Sabi nung kasama ko, walang kilay, Father. Yung babae lang naman tumitingin sa kilay, yung iba naman hindi, di ba ba, no? Si Mona Lisa nga, walang kilay eh. Napansin niya ba yon? Walang kilay si Mona Lisa. Hindi niyo napansin. Di po ba, no? Ang isa sa pangit na karanasan ko bilang pari, ay ano, nag-bless ako ng patay, dalawang kilay. Totoo ito. Mananabi ako, ha? Yung mga mahilig magpatato ng kilay, ano pa? Hindi pinatong sa original na kilay yung tato. Bakit gusto nila mataas yung kilay? Nung namatay, hindi inahit ng purinarya yung original na kilay. So, dalawang kilay. Ang hirap mag-bless ng ganon. Pinagdasal ko yun, maraming gabi. Lord, huwag ko pong mapapanaginipan ito. Huwag ko pong...
Oo. Anong ibig kong sabihin? What you have is a gift. What you have is a gift. Kung konti lang, yun lang talaga. Kung malaki, biyaya. Hindi po ba? What you have is a gift. Learn to appreciate. Ask the Lord for the purpose. Aanuhin mo ang wisdom, aanuhin mo ang dunong, aanuhin mo ang pagkaintindi, kung hindi mo naman gagamitin, di po ba, ano? Ang aming nanay, matanda na, napakahilig mangolekta ng pinggan. Meron ba kayong nanay na ganon? O kayo? Ha? Nandun lahat sa tukador ang pinggan. Hindi namin magamit. Bakit? Ba't hindi natin ginagamit yung pinggan? Huwag maluluma. Natural! Ang dami namin kutsara at tinidor. Hindi namin magamit. Kinukolekta. Para saan ba yan? Di po ba? Ano? Kaya nang tumanda ang aming nanay, nako, ginamit namin, galit na galit. Para saan ang kutsara? Dapat gamitin. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, kung ano man ang binibigay sa inyo ng Diyos, hindi yan para iimbak, kundi gamitin. Kaya kung meron kayong hindi nagagamit, ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Kung meron kang hindi nagagamit, tandaan mo ito, meron kang sapatos, tsinelas na hindi nagagamit, meron mga naglalakad na yapak kasi yung para sa kanila nasa iyo. Hello? Huwag kayong ganun ng ganun. Ha? Inuulit ko, kung meron kayong sapatos, tsinelas na hindi nyo nagagamit, ibig sabihin, merong mga naglalakad na walang sapatos o tsinelas dahil nasa iyo. Father, binili ko ito. Binigyan ka ng Diyos na pambili niyan para pwede mong ipamigay. Ang malungkot niyan, may sarili kang kamag-anak. Ang mas malungkot, kapatid mo, na walang bagong sapatos, ni walang bagong tsinelas, dahil merong ka na hindi mo naman ginagamit. Hello? Bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan, buti nga. Diba? Aanuhin nyo ba ang napakaraming bag, mga babae? Ha? Aanuhin nyo ba napakaraming bag? Wala namang laman. Diba? O yung ibang mga lalaki, yung kakapal ng wallet eh. Diba ba, ano? Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko kayo, buksan nyo ang inyong mga wallet. Tingnan nyo, mas makapal yung resibo kaysa sa pera. Itapon nyo yan. Ano man ang hindi nyo dapat, hindi nyo magagamit, itapon nyo. Kung meron kang sobrang damit na hindi mo nagagamit, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, merong naglalakad na hubad dahil nasa iyo ang kanilang damit. Please listen. It doesn't mean if you can afford it, you have to buy it. Hello? It doesn't mean if you can afford it, you can buy it. So pag nakalagay sale, kahit may pera kayo, kung hindi nyo kailangan, huwag nyong bibilhin.
Sapagkat yung sale na yan, hello, listen, yung sale na yan ay maaring para sa iba at hindi para sa iyo. Oo. Diba? Mga minamahal mga kapatid, bakit ba kailangan nating maging Sharon sa kainan? Diba? Pag may kainan, hindi ka na nagdala ng iaambag. Nagdala ka pa na siplak. At pag may kumukuha dun sa gusto mong iwi, wag yan. Iwi ko yan. Grabe, ang kapal! Everything is given for our personal growth and for the growth of the community, of the environment. For by the grace given to me, I tell you, everyone among you, not to think of himself more highly than the one ought to think, but to think soberly, each according to the measure of faith that God has apportioned you. Ibig sabihin, hinati-hati ng Diyos yung biyaya. Dahil yan ang pangangailangan. Huwag mong kukunin ang para sa iba. Inuulit ko, it doesn't mean if you can afford it, you have to buy it. It doesn't mean if you can eat it, you eat it all. Diba? Hirap, no? Hindi pala ibig sabihin, Father, pag kaya ko kumain, kakain ako. Natural. Huwag mong antayin magkasakit ka. Nung na-stroke ako, para madali sa doktor sabihin sa akin kung anong bawal, sabi ko, Dok, anong pwede kong kainin? Ang sabi lang niya, lahat ng masarap, bawal. O, di tapos. Di ba, no? Lahat ng masarap, bawal. Kaya pag may nagbibigay sa akin, tinatanong ko, masarap po ba yan? Uy, masarap ito, Father. Ay, bawal ho yan. Father, kain ka, masarap ito. Ay, bawal ho yan. Pagkatapos ng Christmas ng Webes, may breakfast. Gutom na gutom ako. Nakita ko yung pagkain. Tahimik sila lahat. Hindi nila masabing masarap. Kasi alam nila, pag sinabi nilang masarap, hindi ako kakain. Hindi kumuha ako. Nagsandok akong ganyan. Sandok ako. Pinapanood nila ako. Tapos sabi ko, ay, hindi masarap. Ay, hindi masarap. Ano ba naman itong hinanda nyo? Hindi masarap. Lalo na ito, ay nako, walang lasa. Pero alam nila nagsisinungaling ako, no? But at least you know. At least I know. Again, going back, you appreciate that you have a shoes. But how many of you appreciate that you have a feet? Hello? Pinagpapasalamat mo na meron kang sapatos, pero pinagpapasalamat mo ba na meron kang paa? Di ba? A year of prayer. Ano sabi ko? Knowing how to pray is a skill, but knowing what to pray is wisdom. But to pray is an act of excellence. Yung iba talaga, hindi nakakapag-memorya ng prayer. Hindi sila marunong mag-rosaryo. Nakakapag-rosaryo lang sila kapag mayroong nag-guide. Pero kung wala, wala. Hindi nila talaga gift yun. Diba, ano? Yung iba naman, kung makapag-rosaryo, akala mo, hinete ng kabayo. Diba?
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Hail Mary, full of grace. Grabe! Tapos sasabihin, Father, ba't di ka sumasama sa rosaryo? Rosaryo pa lang, hahapuin na ako, magmimisa pa ako, di ba? No? Bakit ba hindi pwede magdahan-dahan? Hindi pwede magdahan-dahan. It is a communion. It is a gift. To be here is a gift. And you are not here for the sake of being here. You are here because you are gifted by God so that God can use you to develop your environment, to develop your own community, to develop your own family. What is the definition of love? What is the definition of love? The saints define love as to order ourselves for the good of the other. Love is to order ourselves for the good of the other. Ang ayusin ang sarili para sa ikabubuti ng ibang tao. Hindi magpasasak. Kaya nga minsan, masakit ang magmahal para sa ikabubuti ng sambayanan ng Diyos. Kaya kung hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. Hello? Pakinggan mong mabuti. Baka kung hindi ka pa nasasaktan, hindi ka pa nagmamahal. Puro ka lang kabig. Baka puro ka lang kabig. Kung ang Diyos nga nasaktan, ikaw pa hindi, di ba? Ano? Ano sabi ni Pope Francis? I distrust charity that doesn't hurt. Kindly understand that. I distrust charity that doesn't hurt. Pag ang iyong kawang gawa ay hindi ka nasasaktan, ay paghinalaan mo. Paghinalaan mo. Kasi baka yung iyong pagbibigay, ang binibigay mo lang ay hindi mo talaga kailangan. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you give things you do not need, it is a decent way of throwing things. If you give things you do not need, it is a decent way of throwing things. Kunwari, nagbibigay ka, pero tinatapon mo na lang pala. Diba? Ano bang pinamimigay natin kapag ano, may trahedya, merong kalamidad? Anong pinamimigay natin? Si Father Ronnie, ang alam niyo ba, ang in charge ng Social Services Development Ministry ng Diocese of Cubao? Sunog baha. Yan ang punong abala. Alam niya. Naranasan niya. Ako ang dating SSDM ng Cubao. Sunog baha. Kalamidad. Lahat. Mahirap yung namimigay ka, tapos yung pinamimigay mo, alam mo hindi naman magagamit. Hindi naman magagamit. Alam mo mga tinapon? Alam ng marami ito. Alam ng marami ito. Yung hindi nakakalam, intindihin ninyo. Dahil kami po ay tumitira sa mga squatter, at natirahan ko sa bagong baryo, ang tawag doon sa lugar na yan, Pugad Baboy. Hindi sa comics yun. Pugad Baboy. Bakit Pugad Baboy? Ang trabaho ng mga mahihirap ay nangongolekta ng mga tira-tirang pagkain sa restaurant.
Sinusort out namin yun, sinusort out namin. Yung pwede pang kunin, mga kaunting kagat, ng karne, ng manok, ano po, hinuhugasan namin, niluluto, at ang tawag doon ay pagpag. Pagpag. Yung iba, lulutuin, gagawing kaning baboy. Kaya ang lugar na yung tawag ay Pugad Baboy. Lahat, doon ako nakatira. At dahil nalaman ng aking formator na yun ang aming kinakain, di pinagdadala kami ng mas maraming baon. Kailangan malaki ang kita. Kaya kong kainin. Alam ko, nahugasan yan eh, prito. Kaya ko yan. Ang hindi ko kayang kainin, yung sinangag. Diba? Alam mo kanin nyo na hinugasan. Pero kinakain nila. Pero minsan, pagdating ko, aba, may bagong kanin. Alam mo, hindi pagpag yun, bagong kanin eh, bagong saing eh. Tapos may parang corned beef. Oh, alam mo, hindi pagpag yun, bago eh. Hindi pinansin yung dala kong mga yung aming pabaon. Kuya, kain ka. Siyempre, kakain ka. Pinapakain ka ng tinitiran mo, di kain ka. Oh, pagsubo mong ganyan. Ang problema, hindi lasang corned beef. Yun ang problema. Ay, naisubo mo na. Naglalaro ng utak mo kung ano yun, di pa ba, no? Mas mahirap yung iniisip ng utak mo kaysa sa laman ng bibig mo, eh. Pero dahil kung ano-anong iniisip ko, hindi ko talaga malunok. Pinipilit ko lunokin. Ayaw talaga. Sabi ko, pag ininom ko ito ng tubig, dadami lang. Nagluluha akong ganyan, oh. Pilit kong ngingo. Ay, nako. At sabi ng bata, kuya, ayaw mo? Sabi, yun na lang. O di, naubos yung para sa akin. Pero ang tagal ko nalunok. Isang kutsara lang, ang tagal malunok. Tapos naghugas ako ng kamay. Tiningnan ko sa basurahan kung ano yung niluto. Nakita ko dilata bagong bukas. At least bagong bukas. Sinisipa-sipa kong ganyan yung basurahan. No? At umiikot yung lata. At nakita ko, meat chunk. Ay, meat chunk naman pala. Kaya lang ang tatak, pedigree. O ano? Nakakain na kayo ng pedigree? Ano ibig ko sabihin? I hope you understand. May kumakain ng pagkain hindi para sa tao. Bakit tinapon yon? Isa lang ibig sabihin, expired. Diba? And how many among us complain with the food we are eating? How many among us even failed to bless the food before we eat? Why? Because we failed to appreciate that all the things we have are gifts. All the things we have are gifts. Before you aspire for anything spiritual, my dear friends, my brothers and sisters, learn to appreciate first what your hands can hold. As many times I have said this, what is really more important is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. But if you fail to appreciate what your hands can hold, how can you appreciate what your hearts can keep? Ano po sabi ni St. John of the Cross? Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa buong kwaresmang ito. Ang alin? Sa bawat takip silim,
sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos. Hindi itatanong ng Diyos kung magkano ang iyong naipon. Hindi itatanong ng Diyos kung saan ka nakarating. Hindi itatanong ng Diyos kung magkano o ano ang iyong naabot. Ang itatanong lang ng Diyos ay gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. In the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask how much money you have, where you have been, what titles you have gained. God would simply ask the question, how much love you have given. My dear friends, my brothers and sisters, you can only give love if you begin to appreciate that what you have is a gift. A gift. Kung ang iyong tinatanggap ay isang biyaya. Ang karunungan ay isang biyaya. Madalas ko yung sinasabi, magkaibang matalino sa marunong. Ang matalino alam ang tama at mali, ang marunong ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Inuulit ko po, ang matalino alam ang tama at mali, ang marunong ay ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Understanding, mayroong pagkaintindi. Ano bang hindi nyo maintindihan? Hindi po ba? Ano? Ano po bang hindi natin maintindihan? Naintindihan po ba natin na ang pinupuntahan natin sa misa ay si Kristo at hindi ang pari? Hello? Hi kay ng hi. Naintindihan po ba natin ang mahalaga sa Santa Misa ay tanggapin mo ang katawan ni Kristo? Tama po ba? Naniniwala po ba kayo si Kristo ang tinatanggap natin? Maliwana kayo? Sigurado kayo? O ba't parang pahina na ng pahina sagot? Parang hindi na kayo man, hindi na maliwanag, no? Si Kristo ang tinatanggap? Di po ba? Yun, ang lakas, galit. Di ba? Bakit ko tinatanong? Kung naniniwala ka na si Kristo ang iyong tinatanggap, bakit pagdating ng communion, nakapila ka lang kay Father, umiiwas ka sa lay minister? Ano, sumagot ka? Di ba? Kung si Kristo naniniwala ka, so, mahalaga ang tinatanggap, hindi ang nag-aabot. Di po ba, ano? Counsel is to give a right judgment. My dear friends, my brothers and sisters, perhaps this is a late reflection of what? That we are drawn to something we are interested. We are drawn to something we are interested. Not always right, but we are interested. Kung anong interesado ka, pinag-uukulan mo ng panahon. Di po ba? Anong halimbawa? Ang haba, sir. Gising na gising ka. Interesado ka eh. Yung iba nga, bumili pa ng ticket at Taylor Swift. Nagpunta pa na Singapore. O ano binayaran mo doon? Airfare, hotel, concert. Diba? Ang mahal ng ticket. 3 oras na nakapila bago makapasok. 4 oras bago ka pa makalabas, ilang oras ang haba, pero hindi ka napagod.
Diba, no? Oo. Oh, ang haba nun. Hindi ka napagod. Sumisigaw ka pa. Diba? Interesado ka. Sa misa, pag-upo ng ganyan, pagkatapos ng gospel, tuk! Tilulugan si Father. Bakit? Hindi ka interesado. Tapos, gusto mo pumunta sa langit, no? You ask yourselves, what are your interests? Kinukwento ko ito madalas. Bakit? Ito ang dilema at tampo ng matatandang pari. Dahil sila ay matanda na, ano? Hindi na sila pinapansin. Pag bata ang pari, amoy pari pa. Pag matanda na ang pari, paring may amoy na. Diba? Ang dami nagpapapicture pag bata pa ang pari. Ang dami bumabati. Pero, pag matanda na, di na pinapansin. Oh, yung matandang monsinyor, ang yumaong monsinyor Montemayor, inimbitahan kasi walang makakuha ang pari. O di siya nagmisa, mabagal na. Matanda na eh. Hindi na nag-homily. Pagdating ng communion, umupo na lang siya. Yung lay minister na lang. Oo. Nakatulog. At ginigising siya. Hindi na siya magising. Buhay pa naman. Kasi antok na antok eh. Pag diabetic talagang, oh, pagising niya, wala na yung mga tao. Di biniro ko siya, Monsi, malita ko, iniwan ka ng mga tao. Anong sabi niya sa akin? Tamo yung mga taong yan. Pag ako nagmimisa, nakikita ko sila, natutulog sila. Di ko naman sila iniiwan. Uy, kita kayo ng pare pag kayo natutulog. Tapos nung sabi nung ako nakatulog, iniwan nila ako. Porke matanda na ako. Diba, ano? Why? It's all about interest. Eight minutes na lang ako. Salamat, paalala. Ano ibig kong sabihin? Please listen to this. The beginning of sin is when our first parents, Adam and Eve, listened to the snake. Naintindihan po ba ninyo yan? Si Adan at si Eva ay nakinig sa ahas. Hindi sila nagtanong, ha? Nagsasalita yung ahas? Di po ba? Kasi interesado sila sa sinasabi ng ahas. Hello? Pakinggan niyo akong mabuti. Nakinig sila sa ahas, hindi sila nagtanong, ah, bakit nagsasalita ang ahas? Kasi interesado sila sa sinasabi ng ahas. Pagnilayan po ninyo, baka yung pinapakinggan ninyo, ahas. Baka ang pinapakinggan ninyo, ahas. Hindi nyo nakikitang ahas kasi interesado lang kayo. We are always drawn to our interest. Fortitude is to be courageous enough to do what is right and make a stand for it. Knowledge. We need to accumulate knowledge so that we can understand and we can share. Mahirap yung walang alam.
Mahirap yung walang alam. Pag wala kang alam, nadidiktahan ka. Kaya dapat mag-aral. Mag-aral. Huwag basta-basta nakikinig. Mayroong pagtatanong, totoo ba yan? And lastly, last two, piety. Piety is the way, the right way of celebrating the sacrament. When to pray, how to pray, the posture. Mga minamahal na mga kapatid, pagkamisan nakakalimutan natin na tayo ay nasa loob ng simbahan. Bakit? Ang ingay-ingay natin. Ang aking paalala, ang sakramento ay isang biyaya kung saan ang Diyos ay nagkakaloob ng kanyang sarili. Hindi yan social gathering. Ano mga kasalan natin ngayon? Ang ating mga kasalan, parang social event. Kaya magastos eh. Akala nyo ba natutuwa kami mga pari? Ako na lang. Hindi ako natutuwa na pag ako'y nagkakasal, ang tagal-tagal ko nakatayong ganyan, ha? At tapos, ang tagal-tagal buksan ang pinto ng simbahan bago pumasok ang bride, no? Pati ikaw nag-iisip, maganda kaya? Ang haba-haba. Learn to celebrate. Isuot ang... Alam po ninyo, kung talagang nag-iisip tayo, hindi natin kailangan yung mga nakalagay sa pintuan ng simbahan, dress code, hindi natin kailangan yan. Because you must understand that passion should never supersede decency. Be decent, not just passionable. Listen, please be decent, not just passionable. Paalala ko lang sa mga babae, kahit magandang dibdib ninyo, huwag niyong ipagkakalandakan. Anong problema natin dyan? Pag nahulog si Kristo dyan, masosuffocate. Sinong kukuha? Tumigil kayo, ha? And lastly, of the gifts, the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. My dear friends, my brothers and sisters, again, gifts are given according to the needs of the community so that the people will grow as an individual and as an environment. What you have received is not for you to indulge, but to share. Remember this, Saint Augustine have said this, the only thing you can keep in this world are the things you have given away. The only thing you can keep from this world is the things or are the things you have given away. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Huwag niyo sayangin. Hello. Maiksi lang ang buhay. Huwag niyong sayangin. Hindi bali lang lumuha ka dahil ikaw ay nagbigay. Hindi bali lang lumuha ka dahil ikaw ay nagmahal. Kaysa tawa ka ng tawa, wala ka naman may pakita sa Diyos na minsan kang nagmahal. Again, my brothers and sisters, life is short.
And that is certain. Our goal is not to live long, but to live well. Our goal is not to live long, but to live well. And how are we going to live well? To appreciate our giftedness. Regardless how much I love it, it was meant to be shared. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.